guys, welcome to my vlog. Bala yung isi-share kong video sa inyo guys is kung paano kantuhin yung eto fascia cover. Sa mga hindi nakakaalam guys, ang fascia cover ay ito yung bumabalot dito sa may ano. Ito. Ayan, makikita nyo yun. Yung sa ilalim ng gutter na yun, yun yung tinatawag na fascia cover. Ayan. So yung kantuhan nun, yun yung gagawin natin. Ayan. Gagawin natin yung kantuhan nun. Bale yung fascia cover nga, ito yung parang bumabalot dun sa may ano. Kinocoveran niya yung fascia. Diba? Yung fascia board, gaya nyan. Kumbaga yan. Hardy board kasi yan. Ayan. Cement board. Kaso hindi nalinagyan ng ano, pinalagyan ng mayari ng ano, ng fascia cover. Saka ordinary rin lang naman yung ano, kinagay na flashing dyan. Pero dito, ayan, sabi ko nga, yung fascia cover, gagawin natin yung kantuhan yan. Bale yun yung ituturo ko sa inyo guys. Bale yung ituturo ko sa inyo guys is yung kung yung pamamaraan ko kung paano ginagawa yan. Ayan, sa mga veterano dyan, mga boss, idol. Itong video na to is para lang sa mga baguhan. Ayan, alam kong mas maraming magaling sa akin. Ayan, hindi ako latero guys. Kumbaga, isi-share ko lang kung paano rin yung sa akin yung paggawa ng kantuhan ng fascia cover. Yun. So, yun yun. So, sa mga gustong matuto kung paano ko ginagawa sa kunyong diskarte ko, samahan nyo ko guys hanggang sa matapos natin yung ito, fascia cover. Ayan. Ayan. Bale yung fascia cover na iba-iba yung design ng fascia cover guys. Bale yung design na ganito, yun yung ituturo ko sa inyo. Kasi itong fascia cover na to guys, ayan, mapapansin nyo, ito yung bale, ganyan yung itsura niya guys. Oh, ganyan. Ganyan. Tapos dito sa ilalim, ayan, dito yung ilalim niya. Ayan, dito rin inaanuhan ng pinagkakabitan na to ng spandrel. Ayan, kumbaga yung tinatawag namin na bobby da puwera. Ayan, dito na iriribet yung mga spandrel. Bale, doble yung ano niya. Ayan. So, ayan na nga siya guys, nakapag-guhit na ako. Ayan. Total, sample video lang naman to. Ayan. May guhit na yan mula dito sa taas hanggang dun sa baba. Bale, naka... ano yan guys? Naka-eskwala yan. Bale, ang kinuha ko guys na sukat kasi sample nga lang naman na sample video lang naman to is... ayan. 8 inches. Ayan, 8 inches yung kinuha ko. Ayan. Bale, kinuhitan ko muna siya mula dito sa ilalim, diretso. Ayan. Tapos, ang gagawin natin yun guys is guguntingin natin diretso yan, diretso. Pero ito, etong nasa gitna guys is iiwan natin. Kumbaga, gagawin natin yung kantuhan na hindi to ginugunting. Kumbaga, hindi to babali-babaliin lang natin tumamaya, ifo-hold lang natin siya. Pero mga ibang part is guguntingin natin. So yun, ayan, bale, ginuhitan ko na lahat guys. Ayan, lahat na kung saan tayo maggugunting. Ayan, kinumpleto ko na yung guhit. Bale, papaliwanag ko na lang sa inyo guys kung paano ko yan ginawa. Ayan. Bale, dito sa gitna guys, pag sadyang gumagawa ako, hindi ko na ginuguhitan yan. Kasi dito natin siya babaliin. Pero para sa inyo guys, para makita nyo, para mas visible, ayan siya. Ginawan ko ng guhit. Ayan, pero dito sa dalawang gilid, wala na yan. Kumbaga, ito yung sinukat natin kanina na dito, ayan. Ayan. Ito yung sinukat natin mula dito sa gilid kanina hanggang dito na 8 inches. Ngayon, kabilaan guys, kumuha ako ng sumukat ako ng 0.5 centimeter. Ayan. Kabilaan 0.5 centimeter, tapos ginuhitan ko. Ayan. Ganun din dito sa baba. Ayan. Bakit saka dito sa ano guys, ayan, saka bit sa baba, medyo magkaiba dito sa may bandang kaliwa. Ayan, dito yung center, tapos half an inch. Pero dito sa iba, naka kinuha ko yan, ano yan, naka 45 degrees. Ayan. Bakit half an inch yung mula dito sa sentro, ba't ako umurong dito? Saka ay umabante, tapos umurong dito ng half an inch, parehong half an inch. Gawa ng ano guys, itong fascia cover na to, yung kapal na ito, ayan, is half an inch. Yan, kumbaga kalahating pulgada yan yung kapal na ito. Ito. Itong part na to. Kaya
umatras ako kabilaan. Yun yung rason kung ba't ako umatras ng half an inch kabilaan. Ayun, guys. Ngayon, dito sa taas, ganito yan. Ganito yung itsura niyan. Bale kasi, dito yung guguntingin natin mamaya. Dito sa pinakasentro. Muna. Ayan, guguntingin natin yan. Tapos, hanggang dito lang, guys. Hanggang yan lang. Dito sa may ano. Ito, ililive natin yan. Tapos, dito sa baba. Ayan, guguntingin din natin dito sa bandang gitna. Ayan. Tapos, dito sa likod. Dito sa likod, bale, ito yung guguntingin natin. Ayan, diretso, diretso, dire-diretso. Yun muna, para hindi magkalituan. Kumbaga yung kung ano yung pinakasentro, yun muna yung guguntingin natin. Yung pinakasentro muna. Lahat hanggang dun sa likod. Iiwan lang natin to. Ito lang yung ililive natin na hindi natin guguntingin, guys. So, gawin na natin. Siya guys, bali nagunting na natin siya. Ayan, dito nandito sa ilalim, ayan nagunting na. Bali yung unang ginunting natin tulad ng sinabi ko sa inyo guys, is yung pinaka-sentro. Ayan, ang susunod na guguntingin naman natin guys, is dito sa bandang likod. Ayan, yung nakikita nyo yung naka 45 na yan, dito sa bandang likod yan. Saglit lang guys. Ayan, bali itong naka 45 na to guys, ito. Ayan, guguntingin natin yan. Pero hanggang dito lang tayo guys. Ayan. Ito lang yung guguntingin natin. Ayan. Yun lang yung guguntingin natin. So, gawin na natin. Sunod guys, ito naman yung guguntingin natin. Ito. Yung bandang kaliwa. Ayan, diretso. Tapos dito. Pupunta ron. Ayan. Tapos dito sa bandang taas, ganun din. Bali, guguntingin natin lahat, guys. Bali, yung may iwan lang, eto lang. Eto. So, guntingin na natin. So, ayan, nagunting na natin siya, guys. Ayan, nagunting na natin. Ayan. Ayun. So, ganyan na yung itsura niya, guys. Ayan. Ayan. Ito sa pailalim. Ayan. Ngayon, dito, ang gagawin natin dito, guys, dito sa dalawa na may guhit na yan, ayan, is, ifo-fold natin yan paloob. Ayan, paloob. Bali, ginuntingan ko na yan dito, guys. Dito, kabilaan. Ayan. Ayun, saka dito may gunting na yan guys. Hope na nakikita nyo guys. Ayan, bali naguntingan ko na yan. So ang gagawin natin is ipo-fold na lang natin to. Ayan, ipo-fold natin to. Papasok. Bale, natupi ko na siya guys. Ayan, natupi ko na pa ilalim yung dalawa. Ayun. Ayun. Ayan, natupi ko na dalawa. So, ang gagawin na lang natin guys is ipo-fold natin siya paloob para makuha na natin yung kantuhan. Check natin kung okay nga yung ginawa natin. Ayan. Bale, ito guys, itong ginamit natin is luma lang yan, pinaglumahan lang yan. Kaya ayan, pansin nyo yung yupi-yupi. Ayan. So, nakita ko. So, yun na lang para may share ko rin sa inyo kung paano ko nagkakanto ng ayan. Fascia cover. Oh, so yun, bali check natin. Baliin natin siya
tingnan natin kung okay nga, ilalapat na natin yung kantuan niya. So check natin guys. Syempre yung naka ito, yung naka 45 degrees, ayan. Yan yung bandang ilalim. Ayan. Tapos ito, ito yung sa ay bandang ilalim, tapos iibabaw tong ano. Ito. Ito yung bale, ito yung makikita. Ayan. Tapos dito, syempre kung ano yung naka dito, yung naka-fold, yun yung tatakpan. Eh bale ito yung bandang nasa labas mamaya. Ayan. So check natin guys. So ayan. Ayan siya guys. Hirap nang walang kasama. Ayan. Tapos dito sa likod, bandang ilalim. So ayan siya guys. Ayan, bali i-rivet na lang guys, okay na. Ayan, yun. Tapos dito banda sa ano guys, ayan, dito sa pinaka-loob nya. Ayan, saglit lang guys. Ayan, dito, dito yung sinasabi ko sa inyong ano-an ng ano, spandrel. Dito, dito sa may bandang labas nya dito. Ayan, yun. Kaya pag tiningnan mo naman dito sa likod, naka 45 na siyang ganyan. Ayan, dito tatama yung mga spandrel. Ayan. So i-rivet lang natin guys para hindi tamaan ng spandrel. Pwede tayo mag-rivet dito. Pwede rin dito. Ayan, i-rivet natin diyan. Dito pero dito sa bandang ano guys, labas. Kumbaga kasi pag ididikit mo na siya sa ano guys, sa mismong fascia board. Ayan, kumbaga itatakip mo na siya. Doon mo na lang i-rivet guys. 'Di ba? Kasi kung i-rivet na natin siya dito ngayon, ang mangyayari yan, bubukol yan doon sa may ano. Hindi na yan didikit doon sa may fascia board, gawa ng bubukol na yung rivets natin. So, 'yun. Pero sa kaso na ito, i-rivet natin siya para ipakita ko lang sa inyo kung okay nga yung ginawa natin. So, start na tayo guys. Gamit yung ano guys, ito yung drill bit na 5/32 of an inch. Ayan, ito yung pambutas natin dito sa may ayan, fascia cover. Tapos gagamitan rin natin siya ng 5/32 of an inch na ano na blind rivet. Bale, ito lang yung available dito sa bahay. So ito yung gagamitin natin. 5/32 by 1/2 to guys. Ayan. 2 seconds later. Guys, ayan na yung kinalabasan ng kinanto natin na fascia cover, ayan. Ayan. Ayun. Tapos dito sa gilid niya, ayan. Ayan na siya guys. Dito sa ilalim. Ayun. Bale, ito yung sasabi ko sa inyo na guys na bandang ilalim to ng ano, ng fascia cover. Bale, dito ilalagay yung spandrel o di kaya yung bobby da puera. Ayan. Kumbaga ganito yung itsura niya guys. Nakaganyan kasi. Ayan. Ayan. Tapos dito sa ilalim. Ayan. Hope guys na ano, madilim. Siyensya na. Yan yung lalagyan na paglalagyan ng spandrel. Tapos dito naman sa ano guys. Ayan. Bandang ibabaw niya. Kumbaga ito yung ilalim kasi. Ayan. Dito naman. Tatakpan na to ng ano. Dito na yung pinaka ano niya guys. Gutter. Ayan. Paglalagyan ng gutter. Ayan. Kaya yung fascia cover mo guys is total ay fascia board o di yung tinatawag naming sinepa eh sadyang hindi mo na yun makikita. Kumbaga matatakpan na siya ng fascia cover saka yung tinatawag na gutter. So yun. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood sa vlog ko na to. Please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan. Pahit nyo na rin yung notification bell saka palike na rin. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam!